bawal at delikado, pero naglipana na naman ang mga ilegal na paputok sa Bocaue sa Bulacan. At ang pinakabago, pinangalan ng Napoles at Yolanda. Nahulikam naman ang ilang gumagawa ng mga ilegal na paputok. Nakatutok si Ian Cruz. Buhay na naman daw ang mga ilegal na paggawa ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Kaya inikot ng asset ng brigada ang firecracker capital ng bansa. Isa sa nakunan ng aming hidden camera, ang ginang na ito na gumagawa ng sinturon ni Judas. Ang nakagugulat ng tumambad ng sanggol na ito malapit sa ginang. So yung sanggol, mas prone. Imagine mo, yung the same quantity ng exposure, napakaliit ng daanan ng hangin ng baby. Sa isa pang bahay, isang 13 anyos sa batang babae ang gumagawa rin ng paputok. Pero ang lugar na ito talaga ang aming target, bukod kasi sa mga pinakamalalakas na ilegal na paputok tulad ng Bin Laden, Ampatuan at Goodbye Philippines. Meron din ditong bagong paputok na tinawag na Yolanda. Isang trabahador ang nagpakita ng paggawa ng Yolanda. Sa unang tingin, tila kahalang ito ng malaking fountain na may halos isa't kalahating talampakan na haba. Yun pala ang loob nito, puno ng pulbura. Wala rin takalan. Basta nalagay na lang sa nalagay, hindi niya na kung ilan na ba niya nalagay niya, kung may kalating kilo ba yun, kung one quart ba yun. Wala na lang, basta tataka lang sa nalagay, nalagay niya na. Ang mga ganitong paputok, walang dudang malayolanda rin ang lakas ng pagsabog ay sa Bureau of Fire Protection o BFP. Gumagawa na rin daw sila ng isa pang paputok, ang Napoles, na mas malit daw ng bahagya sa Yolanda. Ang problema sa ating mga illegal na gumagawa ay nagpapaligsahan sila sa paggawa ng mas malakas. Alam na nga nilang makakaperwisyo, makakapatay, maaaring makamatay, makasira ng ating mga structure ay ganun pa rin, hindi pa rin sila tumitigil sa paggawa ng mas malakas. Todo paalala na rin ng Department of Health na umiwas sa paputok, lalo na ang mga batang edad 6 hanggang 12 taon. Pinakamarami kasi sa mga biktima ng paputok taon-taon ang mga bata dahil sa bawal na pikulo. Ay mag-organize na lamang ng sarili-sariling lokasyon kung saan sila magpapakita, magpapadisplay ng magagandang fireworks. Nagsagawa naman ng testing ang Department of Trade and Industry sa mga paputok na ibinebenta ng mga lisensyadong nagtitinda. Bahagi ito ng pagtitiyak sa kalidad ng produkto bago ito mabigyan ng Product Standard o PS License. Sana ho, huwag kayong matakot pumunta sa DTI at magpatulong kayo sa ating mga staff kung paano po tayo maka-apply ng PS License dito sa ating pagawaan. At sa ating mga retailer naman, ang pinapakiusap po namin sa inyo, sana po ipatronize ninyo yung mga gumagawa ng paputok na mayroong PS License na. May panawagan ang mga gumagawa ng paputok sa Department of Health. Kipag-ugnayan na kami noon sa DOH na ang ano namin magtulungan na huwag naman ipagbawal. Mag-ingat na lang sa paggamit. Kasi maraming pamilya din ang maapektuhan kung hindi sila makapagbenta ng paputok. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.